Hello guys, Boss Jay, musta kayong lahat? Sana lagi kayong masaya sa mga lagi nating nilalabas na mga videos, mga memes compilation, Pinoy compilation, basta masaya tayo. Let's go! Manood na tayo! Game! Yay! Ay! Kamungwe! Yay! Tangin nang yan. Oh! Shit! Sakit yun ah! Buti hindi natanggalan ng ngipin yun. Bakit yun? Di man lang nyo napansin lang ya. Wow, ganda nito ah. Yun yung magandang ilagay sa mga pananim sa bukid, guys. Talagang hindi ka lalapitan ng mga iba't ibang ibon kapag may ganun ka. Talagang matatakot sila. Oh. Aray! Kala niya siguro makakatakas, no? Salamin pala yung nadaanan. Wow. Uy! Ow! Hindi niya kasi tinitignan. Penas yan na. Oh, shit! Yung manonood ka lang ng TikTok, pero bakit ganun yung mga lumalabas? Lang niya ah. Wow! Shit! Timing na timing yun ha, pagkatalon ng aso tapos natumba. No. Linis? Sirang-sira na nga lang yung araw mo, tapos ayaw ka pa ng nasisinagan ng araw, no? Lang ya, ah. Gusto na lang, gabi na lang, no? Kagigising mo pa lang, tapos gabi na agad. Napaka-sexy naman eh, itong motor na to. Tagyan na paandar mo tapos umalis ka ganun na baka hindi ka tatagal. Di pala ipaayos sa mga mekaniko, no, kaysa gagamitin mo ganun. Baka ikamatay mo pa yung kapag ginamit mo. Sarap tulog ah. Damn, istorbo ka ng pagtulog. Ang ganda-ganda pa na ng panaginip nun, tapos gaganunin mo pa. Pasalamat yan, hindi ka laman sa yung nilagay niya, kundi tubig lang, no? Nakalimutan natin nilang nag-practice, no? Nagmamarcha sila pero hindi sabay-sabay. Yung no choice na lang kasi kahapon lang in-announce na may marcha magaganap sa plaza. Tapos hindi kayo na-update ng iba. Kaya ganun na lang nangyari, no? Ano gagawin pag iniwan ng bike sa labas? Ganyan mga idol, pag iiwan nyo yung bike nyo, is lagay nyo siya sa pinakamagaan na gear. Idol Gara, sensya na pero di applicable sa akin yung kasi tingnan mo naman yung plato ko, 60 teeth. Siguro unang padyak pa lang dito nang magnanakaw eh, ayaw niya ng padyakan kasi sobrang bigat. Mas tama yung sinabi nun kaysa yung lagay mo sa pinakamataas. Eh di, syempre kahit mabagal na under yung kukuha ng bike, pero mapipidalan niya at saka makakambyo niya ng mabilisan kasi magaan yung pagkakapidal. Mas okay talaga yung pangalawa kasi kahit itakbo ng magnanakaw yun, hindi siya makakapagkambyo agad dahil napaka bigat na nga. Nasa gansagan pa naman ding nasa baba ah. Malo! Galit na gano'n. Wista! Sa'yo ba ba mila? Ay, testing yawa. Scripted nga ba talaga yun? Or kinat lang talaga? Di ko alam guys, pero masakit yun dahil napakalaki pa naman din yung pamalong hawak niya kanina. Set, set, set!
na. Pumasok pa? Kakaiba yun ha? Di mo na nga lang napalo pero pumasok pa yung bola. Kakaiba yun si kuya. Ang ganda pa naman din ng pagkakabuelta na tapos di pala matatamaan na. Oh. Ayan, kuhang-kuha. Galing ha. Malaki sigurong isda yun ha. Kaya yung anong klaseng isda kaya to? Ay po, tsa, plastic lang pala, langya. Ay, yun ha. Ano yan? Kala ko pa naman din talagang isda yung natamaan do. Baka nagpra-practice lang si kuya. Eh talagang kuhang-kuha pa naman ha. Magaling yun ha, magaling, magaling. Sagad-sagad ata kasing uminom yun. Kaya yan tuloy, nangyari sa kanya. Talagang hindi niya malabas yung isusuka niya. Yeah. Wow, grabe naman yun. Ang lakas naman ng speaker yun. Talagang nabuksan pa, no? Kakaiba, kakaiba yun. Tangyo na siya, ta. Oh shit. Wow. Kabang-kaba yung taga doon ha. Di niya na alam kung anong gagawin niya. Siguro iniisip niya talagang last na araw niya na yun. Kapag napansin siya ng pusa doon, no? Ang laki pa naman din pusang yun. Welcome to the point, man. Oh, damn. Tinuluyan ng hinayupak. Venus yun. Nasira mo ng halal talaga. Sinigurado mo pang masira dahil minsanan na lang kapag papagalitan ka ng magulang, no? And they, alam mo si Vice Gandabi, napaka-bias ng tao. Hindi po rin idol siya ng mga bakla. Parang maraming bakla sa Pilipinas. Idol ko si Vice. Ayun, kasi takot ka. Takot ka kung matiyagot. Kaya hindi. Takot si Ayun ka. Talaga. Takot si Ayun talaga. Bikini open lang yung contestant. Nakilala lang siya ni Vice dahil sa ano siya Showtime. May pera siya? Wala. Meron. Bakla, ginagamit lang niya si Vice Ganda. O may pera si may pera si Ayun. Meron. Wala dahil ginagamit lang niya si Nakuch. Wala siyang pera. Siyang pera. May mga point din naman to mga baklang to eh. Pero grabe sila, no? Walang kinakatakot kahit sabi-sabihan nila ng ganyan si Vice Ganda at saka si Ayun, no? Pera. Si Ayun talaga, namamakla talaga yun noon pa. Ay, hindi naman. Isa yung binakla niya na ako. Chupa mo si Ayun madate. Safe ano siya dahil lagi. Uy, gaga, hindi ganyan magsasalit. Mali mo, beta na ako ni Vice Ganda. Gaga, I love Vice. Wala ka makapala kay Vice Ganda. Gaga, si Vice Ganda. Iidolihin mo lang siya habang buhay mo lang. Si Vice Ganda, I-neighbor na ako kay Vice Ganda. Sabihin mo, si Vice Ganda, neutral siya kasi, siyempre, nagtatrabaho siya sa ABS-CBN. Eh, wala na lang. Tsaka wala ako pala dyan. Tapos baka nabaklang yung hayop na yan. Saka ano siya sa pula. O sabihin natin talagang idolo mo si Vice Ganda. Araw-araw mong pinapanood. Ang tanong, may mapapala ka ba sa kanya? Oo, may mapapala ka dahil pinapasaya ka niya araw-araw. Pero matutulungan ka ba niya? O diba? Hindi naman, diba? Saka ano siya sa pula. Malam pa. Hindi. Bongke. Si ano, hindi ba kaya siya sinasabing imuboto niya yung esponja necklace? Esponja necklace. Gago! Si Vice Ganda talaga. Ano, gusto mo open ng ABS? Dahil lang doon ang gusto mo lang mangyayari sa Pilipinas. Sakin ako, Vice. Harapin mo ko. Oo, dahil. Harapin mo ako. Harapin mo kami. Harapin mo kami. Galit na galit to ha. Talagang kayang-kaya.
Oo, Vice. Paano naman tayo mga trap? Yung mga kumantot sa'yo, baka mga squapa yung mga kumantot sa amin. Di ba? Hindi, gago. Napaka-bias niya. Kumantot sa kanya 2 a.m. every 2 a.m. O, kinakantot ako, Vice, ng 2 a.m. Walang bayo. Yung 2. Yakers naman yun. Nakakantot din sa puwet. Tapos, tay-tay pa, no? Oh, damn. Kahit pihirap lang kami dahil hindi namin mabili ang botong. Oo, Bais. Oo, ganun yun. Huwag mo kami yun. Palibasa, mayaman ka na. Kahit mo bumoto ka ng M&M lang, buhay ka. Eh, paano kayo mamahihirap ng Pilipino? Real talk. O kaya huwag mong kikita. Buhay ka ni. Kahit iboto mga pocho, buhay ka, mayaman ka ni. Kabahan ka na may 10 years dito. Diba? 40 years. Inamo, ayaw. Talagang nirel talk talaga si Vice Ganda dito. Eh, paano naman kasi salita na lang ng salita si Vice Ganda, hindi niya iniisip yung mga sinasabi niya, no? Para lang din naman sa kanila yun, eh. Kapag kumbaga nanalo yung manok nila, tapos naibalik yung ABS-CBN, eh, di sila lang din naman yung makikinabang, eh. Musta naman talaga yung mga kababayan natin, mga Pilipino naghihirap dito sa bansa natin. Wala. Kaya, both wisely na lang talaga. Oh, paano mahal siya ni Ayon? Hindi siya mahal niya? Hindi siya mahal ni Ayon, Day. Si Ayon, parang kabampangan ba si Ayon? Kabampangan? Nagbibikini open. Oh. Walang pera. Nananalo? Hindi nananalo. Siyempre, grabe, napakasikat ni Vice Ganda. Alangan na iwan mo pa, no? Tsaka napakayaman ni Vice Ganda. Kung talagang si Ayon talaga yung mindset niya, target niya talaga yung sobrang taas talaga, no? Siyempre, kahit sino naman, pati ako ba naman din, kaso nga lang, masyado naman ako ang masyuming kung mapapatulan ako ni Vice Ganda, no? Oh, hell no, ah. So, yun lamang guys, sana nagustuhan nyo yung video natin ngayong araw. At sana huwag nyo din kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel kung gusto nyo makapanood ng mga pampagod vibes natin araw-araw. So, yun lamang guys, yun next video na lang ulit. Peace out!